Tingin tayo ng kabuting saging dahil tag-ulan na panahon na ngayon. Para may magawa rin tayong binhi. Tayo natin maghanap. Wala pa. Pero sa sulok-sulok ko mayroon na po. Ayun o, mayroon sa gitna. Subo mo ka na. Hindi na ito pwedeng gawing binhi. Ayun o. Kaso hindi yata kabuting saging to. Ay, kabuting saging. Maliit lang. Meron pa doon o, sa gilid. Nakahanap tayo. Tatlo. Maliliit nga lang. Ano? Isa. Pwede na ito pang gulay. Hanap tayo dun sa iba. Ayan. Dahil nakakuha tayo ng kabuting saging. Try natin gawing binhi yung wild kabuting saging. Ayan, kumuha kong dahon, nugasan ko lang. Tapos winisik-wisik ko yan. Wisik-wisik ko lang. Medyo matuyo. Then, ayan, yung nasa ilalim na nasa plastic. Kusot yan yung substrate ko para sa oyster. Ngayon, tinanggal lang ako ng iba. Nag-iwan lang ako ng konti para may moisture sa. Yun, nilagay ko na yun yung dahon ng saging. Then, yung tangkay, yun, tingnan nyo, walang linis-linis yun yung tangkay. Kumuha lang akong tangkay, nilagay ko dyan. Yun, takpan na lang natin yun. Then, ayan na siya. After ilang araw, buksan natin. Ganun lang pala kadali yung gumawa ng binhi. Ayan na, mayroon akong binhi na wild kabuting saging. Ayan, hirap makita kasi madilim. Pero ayan o, tingnan nyo yung sapot niya. Ayan. Ready na siya itanim natin. Ayan, ganyan lang pala kadali gumawa. So yun, panoorin niyo lang.